So ayan po mga kaibigan, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Ayan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Pasensyahan niyo po mga kaibigan at kayo lang po tayo nakagawa ng panibagong reaction video sa kadahilanan po na medyo may ginawa ulit tayong importante. Well, kumusta po kayo mga kaibigan? Ako po tayong patuloy, munting paalala lamang. So yung mga kabisnes sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Pagbuhay na nagbabalik po tayo mga kaibigan. Noong pong mga nagdaang araw, katulad nga ng sinasabi ko, ang dami pong nag-PM sa akin, bakit daw hindi ka gumagawa ng reaksyon sa nangyari kay Bong at Clarissa? Sabi ko nga noon, kung inyong matatandaan, nakapost sa aking community, ang sabi ko, aantayin natin yung ilan pang mga video. Bakit ka mo? Kasi tulad ng sinasabi ko, baka maging sablay ang aking maging reaksyon. Kailangan ko pang pag-aralan yung mga susunod pang video at mga pangyayari para at least kahit papano, kung magbigay tayo ng reaksyon, ay maging sakto naman at hindi maging lihis. By the mga kaibigan, kaya ho tayo sinasabing ang ating reaksyon ay patungkol sa mga payo. Una, swerte si Bong. Alam niyo po kung bakit swerte, sa kabila ng lahat na kanyang pinagdaanan, naging taong grasa siya ngayon, talaga namang dalawa ang nagmamahal sa kanya. Magpaganan pa man, ang pangyayaring ito mga kaibigan ay kakapulutan natin ng aral. Una, alam natin na si Bong ay dumaan sa pinakamalalim na pagsubok at hamon ng buhay. Mayroon siyang tinatawag na inferiority complex. Isa-usa ugali ni Bong kung ating matitingnan. Dahil sa hindi pa po siya ganap na nare-recover, hindi pa po siya ganap na nagbabago, nasa proseso pa rin siya ng healing process. Ayaw ni Bong na kung malakas ang boses mo, yung tila nasisigawan, akala niya galit ka. Kaya, ang nangyayari, ayaw niya. Sa nangyaring ito, nagkaroon siya ng guilt feelings sa kanyang sarili dahil nasita siya ni Mrs. Kabisnes. Kung kaya't, pumunta siya sa bahay ni Clarissa at personal siyang humingi ng tawad. Napakagandang aksyon na ginawa ni Bong. Na ibig sabihin, may takot siya kay Clarissa, mahal niya si Clarissa. Kanya nga lang, itong pangyayaring ito, ay tila nahalukay na ng mga nakapalibot, ng mga taong nakamasid sa kanila, pati ang mga followers doon sa comment section. Dahil sa nagkaroon ng pagkakataon na umiwas si Bong kay Clarissa. So dito, naging magulo ang mundo, kumbaga nahalukay at nagulo ang mundo ng klabo. Alam niyo po, sa lahat po ng ating mga manunood, unawain po natin si Bong. Dahil napakabait pong tao si Bong. Kanya nga lang, isa ho sa kanyang kahinaan ay hindi niya kayang ma-express ang lahat ng bagay na kanyang nararamdaman, lalo na kung nakokondina siya. Kaya ang laging sila niya sa kanilang, huwag na lang, lagi niyang iniiwas ang kanyang sarili. Kaya nga, di ba, ayaw niya kong makipag-usap kay Clarissa. Pero, nung dumating naman si Mylene, pinaliwanan kay Mr. Kabisnes, naliwanagan tayo. Dahil bago pa man doon sa unang vlog, inulan na po ng batiko si Mylene. At nang magpaliwanag siya, naliwanagan tayo. Plenaro at nag-usap sila ni Clarice kung kaya't nagkaroon ito ng closure at sana naman ay matapos na. Isa sa magandang punto rito ay humingi ng paumanhin si Clarice, nagpakumbaba siya. Humingi rin ng paumanhin si Mylene. Pero ang magandang punto rito mga kaibigan, sabi nga, hindi lahat ng nakikita ng mata ay tama. May mga pagkakataon na minsan ang akala natin mali. Pero sa kanila ay tila wala lang dahil itinuturing magkaibigan. Si Bong at si Mili. Magpaganon pa man, hindi yan maiiwasan na magkaroon ng usapin dahil nagkaroon sila ng relasyon noong the previous. Pero mabuti na lamang at nung pumunta siya ay kabisnes naging sarado ito. Para kay Clarice,
kailangan mo pa o kailangan pa ni Clares ng isang mas higit na pangunawa para kay Bung. Oo, nagpapasalamat tayo na tinanggap na ni Clares si Bung, niyakap niya si Bung ang kanyang pagkatao. Pero this time, mas lalo pang kailangan niya ng mas pinaigting, pinahabang pangunawa. Darating na sila sa punto, sa proseso ng pag-aasawa. Alam niyo po mga kaibigan, ang mangyayari, mag-extend siya ng isang buwan dito. And after 1 month, babalik siya sa kanyang trabaho. E ito yung pinakamahirap na proseso. Bakit ka mo first time, libong, maranasan ng buhay mag-asawa? And all of a sudden, after 1 month, maghihiwalay sila. Napakahirap nito. Kaya kailangan ni Clarissa ng higit na pangunawa. Dahil siya ang nakakaintindi, siya ang nakakaunawa. Pero, ang isa sa nakikita ko, kapag nasa presensya ni Clarissa, o nasa presensya ni Bung si Clarissa, panatag ang kalooban din ni Bung. Lahat masaya. Ayaw kasi ni Bung na nagkakaroon siya ng problema. Ayaw niya ng mga bagay na yun. Kaya ho, nagiging panatag siya pag nandyan si Clarissa. Maganda nga sana kung pagdating ng panahon na ikakasal sila, hindi na babalik si Clarissa. Pero hindi naman pwede, hindi ho ba? Ito na yung pinaka-crucial at pinaka-mahirap. Ganun pa man, naniniwala ako na hindi ito magiging malaking usapin. It is because nandyan lagi sila ka-business at Mrs. Ka-business nakabantay kay Bong. Kahit nababa sila. Maraming ang nagsasabi, bakit lagi si Bong? Kasi nga si Bong, pamilya na ng ka-business. At dahil nakita nila yung pagbabago ni Bong, hindi pwedeng bitawan yan. Dahil hindi pa naman ganap eh. Malayo pa. Ang proseso ng pagbabago ni Bong ay isang napakahabang proseso. Dahil mabagal ang kanyang pag-absorb. Mabagal ang kanyang, kumbaga, yung kanyang pangunawa at realization para makuha niya kung ano ang kasagutan sa mga namumutawing tanong sa kanyang kaisipan. Kaya kailangan niya ng guide. Kaya habang wala si Clarissa, nandyan si Mrs. Ka-business, nandyan si Mr. Ka-business. Pero I do believe, kapag nag-asawa sila at nagpakasal, kailangan mas lalong paitingin ni Mr. Ka-business at Mrs. Ka-business. Kumbaga, ang pagmamatsyag nila. Para kay Maylene, mas lalong magandang iwasan na lang niya si Bong. Lumayo na lang siya kay Bong. Bigyan niya ng space si Bong para wala nang masabi. At sa lahat ng mga nagmamahal kay Bong, sa lahat ng mga basher, minsan, katulad ng sinasabi ko, hindi lahat ng nakikita natin sa ating mga mata ay tama. Mas lalo tayong higit na umunawa. At minsan sabi pa nga ay huminga muna bago bumitaw ng pangungusap. Dahil minsan, ang pangungusap na nanggaling sa ating bibig na naisusulat sa comment section at nababasa ay mas masakit pa kaysa sinampal ka ng actual. Tandaan ho ninyo, matalas ang talim ng lapis at bulpin, ang tinta ng bulpen kaysa isang matalas na espada. Yan ho'y kasabihan, ano po. Kaya mas mainam po kung mahal natin si Bong, higit ng pangunawa. At para kay Bong, kailangan mas mainam na unawain din niya ang bawat pagkakataon at iwasan din niya si Maylene. Iwasan niya ang mga bagay na makakasakit kay Clarissa dahil nasa malayo si Clarissa. Mahirap yun kung bibigyan niya ng pagkakataon na mapag-isip o mag-isip ang tao dahil hindi siya mapapanatag. Maraming salamat sa pagmamahal na ipinakita ni Clarissa, sa pagyakap ni Clarissa, sa pagtayaan ng kanyang pagkatao, sa pagtayaan ng kanyang buhay. Dahil mula nang minahal niya si Bong, hinihanda na niya, in-ready niya ang lahat sa lahat na posibleng mangyari, pambabatikos, pambabas, o ano pa man. Sa mga nagtatanong bakit kailangan pang i-social media, dahil si Clarissa at Bong o ang buhay ni Bong ay nakilala sa social media at marami ang nagmamahal sa kanya na kailangan lang din ipalam. Sa ginawa ni Mr. Ka-business, maaaring masabi kong
tama lang ang kanyang ginawa. Dahil kung hindi niya ginawa ang hakbangin na niya, maaaring hanggang ngayon ay hindi pa maisasaayos. Nakilala niya si Bong sa social media at ang lahat ng mga pangyayari na posibleng malaman ng mga taong nagmamahal kay Bong ay dapat malaman. Sa mga nambabas, sa lahat ng sitwasyon, kung hindi natin kayang unawain ang mga pagkakataon, mainam ay huwag na tayong magkomento kung hindi man lang tayo makakadagdag sa sitwasyon. Sa panahon ngayon, masigit na makakatulong kung lahat ng ating mga sasabihin ay positibo para mas lalong mapalalim pa ang ating pangunawa sa kanila dahil papasok na sila sa proseso ng isang mabigat na obligasyon. Iyan po ay ang pag-aasawa. Naway malampasan pa ninyo ang mga susunod na mga challenges ng buhay, Claresa, at Boom. Pero ikaw, Clares, ikaw ang masigit na magkakaroon ng malalim at mahabang pangunawa dahil ikaw ang mas mabilis na makakita at nakakapag-analisa ng bawat sitwasyon. Maraming salamat sa pagmamahal. Maraming salamat kay Mr. and Mrs. Kabisnes na patuloy na inaalalayan si Bo. Sa kabila ng lahat na sila ay nababatikos, nababash, andyan lang sila. Pero tulad ng sinasabi natin, hindi naman lahat ay mailalagay natin sa isang pagkakataon na sasang-ayon sila lagi sa ating mga desisyon. Masigit na marami pa rin ang mga taong nagmamahal. At umaasa na magkakaroon nang matagumpay na pamilya si Bong at matatamasa niya ang buhay na kanyang inaasap. Panahon na rin para lumigaya si Bong. Sana po mga kaibigan, may napulo tayo sa sunod-sunod na video sa pangyayari ni Bong at Clarissa. Ang hindi maaari, bago natin ibuka ang ating mga bibig o kung anumang mga sasabihin natin, analisahin natin kung ito ay makakasira sa komunidad o sa isang relasyon. Mahalaga pa rin mga kaibigan ang pagbibigay respeto sa ating kapwa. Ako po muli si Taong Gala at ito po ang ating munting reaksyon. Comment down below mga kaibigan kung ano naman po ang sa inyo. At sana po ay patuloy natin mahalin at siyempre subaybayan at suportahan Kabusiness Family, Kabusiness Official, and of course Papa Dins. Ganun din po ang iyong abang lingkod Taong Gala. Patuloy po tayong magbibigay ng reaksyon sa ating pong mga pangyayari sa Kabusiness. At ang susunod po nating reaksyon mga kaibigan, abangan nyo po, bakit si Thinking Buddy? Sino si Thinking Buddy? Sino siya? At bakit napasama siya ngayon sa pamilya Kabusiness? Yan po yung pakatutukan at abangan sa susunod nating reaction video. Hanggang sa muli po mga kaibigan, magandang araw, magandang buhay. Sa mga Kabusiness, sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga Kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.